Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, ang Panginoon ay mapakikinggan sa banayad na tinig. Sa gitna ng mga nagsasalpukang alon at malakas na hanging dumaraan sa ating buhay, patuloy siyang nangungusap sa atin, "Ako ito, huwag kayong matakot." Patuloy nawa tayong manalig na kasama natin ng Diyos sa mga karaniwan at maging sa mga di pangkaraniwang karanasan sa ating buhay. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaligtasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdaya. Pinupuri ka namin. Dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin, pinagsasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Anak na
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanan mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yunghim at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ng napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa Diyosa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa Diyosa.
aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y pakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay, magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray, magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan na may, magahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y pakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa atin lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya yaong magahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y pakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, matapos pakainin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ng bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasulangat sa hangin. At nang madaling araw na isumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, papariyan ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ang buhay po natin ay hindi perpekto. At kasama ho sa pagiging hindi perpekto ng mundo ay ang pagkaranas natin ng iba't ibang pagsubok. At ano po ang mga pagsubok na ito? Mga problema, mga hikahos, no? At mga hirap na maaring dinaranas natin sa ating buhay. At madalas kapag nakakaranas tayo ng pagsubok at hirap, sinasabi natin na para itong isang bagyo. Pero tandaan natin sa ating bansa, mga kapatid, sa isang taon, maraming bagyo ang dumaraan sa ating bansa. Pero pansinin natin, sa kabila ng napakaraming bagyo na paglalagpasan natin, sa kabila ng napakaraming hirap na paglalagpasan natin, kaya nga, mga kapatid, sa buhay, kahit hindi siya perpekto, kahit maraming problema, kahit maraming unos na hinaharap, na paglalagpasan ang lahat. Bakit? Dahil sa pananampalataya. Dahil sa pananampalataya. Mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, ang mga alagad ng mahal na pong Jesus Nazareno ay nakaranas ng bagyo sa laot. Nakaranas ng malakas na hangin. Nakaranas ng unos. Pero paano nila nalagpasan ang lahat ng ito? Dahil ang bawat isa sa kanila may pananampalataya. Pero paano ho ba natin naiintindihan ng pananampalataya? Marahil para sa ating mga Katoliko o Kristiyano, ang unang bagay na pumapasok sa ating isipan kapag sinabi natin ang tao ay puno ng pananampalataya, madasalin. Laging nasa loob ng simbahan, laging nagdarasal, laging nagtitirik ng kandila. Tila ang pananampalataya sa atin ay yung pagkilos natin sa harapan ng Diyos.
kung paano natin binibigyan ng papuri ang Diyos. Pero mga kapatid, mas magandang unawain ang pananampalataya sa ganitong paraan na ang pananampalataya ay kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Kung ano ang kaya ng Diyos na gawin sa buhay natin. Yun ang pananampalataya. Yung pagpapaubaya natin sa Diyos na kaya niyang gawin ang kahit ano sa buhay natin. Dahil alam naman natin mga kapatid, ang Diyos hindi nagpapabaya at hindi magpapabaya sa buhay natin. Kaya nga kung mapapansin po ninyo yung Ebanghelyo, nung sinabi ni Pedro, kung kayo po yan, Jesus, hayaan po ninyong lumapit ako sa inyo. Ano ang sabi ni Jesus? Halika. Dahil nandoon yung pananampalataya ni Pedro kay Jesus, lumakad siya sa tubig at nakalakad siya sa tubig. Tama ba? Pero bakit unti-unting lumubog si Pedro? Dahil nandoon yung pangamba, nandoon yung takot niya. Pero una sa lahat, alam niya na wala siyang kakayanang umapak sa tubig, makalakad sa tubig. Pero dahil nandun yung pananampalataya at bilib niya kay Jesus, nagawa niya. Pero kailan yung nawala? Nung nasubukan niyang makalakad sa tubig at nagsimulang magkaroon ng bilib sa sarili. Anong pinupunto ko dito mga kapatid? Ang lahat ng bagay makakaya at malalagpasan natin kung nandoon ang bilib natin sa Diyos. Pero oras na nagsimula ng bumilib ka na lamang sa iyong sarili, unti-unti kang lulubog. Unti-unti kang lalagapak. Unti-unti kang bababa. Kaya nga, mga kapatid, ang pananampalataya ay kung paano nating tunay na binibigyang halaga ang Diyos sa buhay natin. At kung siya ay binibigyang halaga natin sa kahit anong pagsubok at hirap, alam natin na ang lahat ng ito ay kaya nating malagpasan. Mga kapatid, hindi ho perpekto ang buhay. Pero ang buhay ay pwedeng maging maganda kung buhay ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Marami po tayong problemang hinaharap. Marami po tayong problemang at pagsubok na hinaharap at nalalagpasan dahil alam natin na nandyan ang Diyos. Pangalawang bagay, mga kapatid, nakita natin na ang pananampalataya ang tunay na magtataas sa atin kapag tayo ay nalulubog at nahihirapan. Pero sa ating ebanghelyong napakinggan, namulat ang mga mata ng mga alagad ng Panginoon. At anong pagkamulat ang nangyari sa kanila? Sa dulo ng ebanghelyo, ang sabi nila, tunay na kayo ang anak ng Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, ang pananampalataya ay kung paano natin nakikita ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung paano natin hinahayaan ang Diyos na tunay na magpaka-Diyos sa buhay natin sa araw-araw. At ano pong pinupunto ko dito, mga kapatid? Ang mga alagad, nandoon yung kanilang pagdududa. Yung mga alagad, tila nandoon yung kanilang pangamba at takot. Pero ano ang nagpabago
sa kanilang pananaw, namulat sila na makita nila kung paanong kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. At nakita nila na ang Diyos ay tunay na mabuti. Kaya nga, mga kapatid, sa araw na ito, buksan po natin ang ating mga mata. Buksan natin yung ating mga puso at makikita natin ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. At pagdating sa Diyos, walang imposible. Lahat mapangyayari. Lahat magagawa. Ano na lamang ang hinihiling sa atin? Magkaroon ng tiwala at pananampalataya. Mga kapatid, uulitin ko po, ang pananampalataya sa Diyos ay kung paano natin hinahayaan ng Diyos na kumilos sa buhay natin. Dahil pagdating sa Diyos, lahat posible. Lahat makakaya. Mga kapatid, puno ng problema ang buhay. Puno ng hikahos. Pero tandaan natin, sa bawat hikahos at problema, mas malaki ang kabutihan ng Diyos. Mas malaki ang pag-ibig ng Diyos. At kung ganoon ang ating paniniwala, malalagpasin natin ang lahat ng ito dahil ang bawat isa sa atin may pananampalataya sa mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, karamay natin ng Diyos sa bawat oras at sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Dumulog tayo sa mahabaging Ama nang may buong pag-asa at pagtitiwala. Ang ating panalangin, Ama, tulungan mo kami. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagligtas, sinagip ni Jesus ang iyong mga alagad sa gitna ng lawa. Patatagin mo ang simbahang naglalayag sa daigdig. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mahabagin, hindi pinabayaang malunod ni Jesus si Pedro. Gabayan mo ang Santo Papa, mga obispo, pari, at diakono sa kanilang pangangaral at pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagkalinga, turuan mo ang bawat namumuno sa pamahalaan upang makilala kanila sa gitna ng unos, kahirapan at iba pang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagpala, dumadalangin kami para sa mga naglalayag sa karagatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at iahon sila sa anumang uri ng tukso at panganib.
Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang lumilingap, tulutan mo ng ginhawa at paglaya ang mga kapwa naming may sakit, nagugutom at inaapi. Salubungin mo sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Dakilang Ama, sa gitna ng mga unos ng buhay, sa iyo kami kumakapit tulad ni Pedro. Sagipin at tulungan mo kaming maging mga tapat na tagasunod ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Hesukristong nabubuhay at nagahari kasama mo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay na iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay sinawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at may tampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mukbo, na po. Yeah.
ng kadakila. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tawagin mo ako.
si Jesús ito, laging sasamahan, di ka pababayaan, bigat ng iyong pasanin ay announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organizations ng ating simbahan. Sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan nang pag-aakyat sa langit ng mahal na Birhing Maria at kaalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na ika-12:15 ng tanghali at ika-5 ng hapon na susundan ng prosesyon. Makiisa po tayo. Ipinagbibigay alam po sa lahat ng pahalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahe. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahe ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Pagkatapos ng misa,
Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.